Verse 39, nilait siya ng isa sa mga kriminal na nakapako sa krus, sinabi, hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo yung sarili at kami. Verse 40, ngunit sumagot ang isa, sinaway siya at sinabi, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Sapagkat ikaw ay nasa ilalim ng parehong parusa. Nararapat lang na narito tayo sapagkat tinatanggap natin ang nararapat sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito ay walang ginawang mali. Verse 42, at dagdag pa niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Verse 43, sinabi ni Jesus sa kanya, tunay ngang sinasabi ko sa iyo, sa araw na ito, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Meron po akong dalawang tanong lang. So pagkakabasa po natin ng passages na yon, una meron lang akong lilinawin, wala namang binanggit kung ilan yung kriminal. So ina-assume natin na may isang nagsalita, may isang sumagot. So ina-assume natin plus Jesus. So we're assuming na tatlo. Pero in the fact, there could be more people na kasama doon. Kaya lang nabanggit dito, dalawa lang tatlo nagsalita, right? So isa pang sinasabi sa Bible, hindi naman sinabi sa Bible na si Jesus nasa gitna. Pwede kasing we picture it as Jesus Christ is in the center and there are two criminals left and right. So, but that's the assumption. But the scripture doesn't say that. So we're assuming that. Pwede kasing nauna si Jesus, sumunod yung dalawa, o nauna yung dalawa, sumunod siya, pwedeng sa kaliwa siya, sa kanan, whatever. But anyway, dito po tayo sa dalawang tanong. Meron po akong dalawang tanong sa ating lahat. Una, first question. Kung tatanungin natin ang karamihan ng mga relihiyon in the whole world, we have many religions in the world, kung ano ang dapat gawin para makapasok sa langit, what would we do in order to enter the kingdom of God? If you ask a Muslim, you ask a Buddhist, you ask a Hindu, and all these different religions in the world, very common ang sasabihin nila sa iyo, gumawa ka ng mabuti. Do good works. Religion is a means wherein it is man's effort trying to enter and reach the kingdom of God. Yan po ang relihiyon. Yan ang religion. Right? Ngayon, pangalawang tanong. After asking that question, balikan natin sila. Kung tatanungin muli natin ang mga karamihan ng mga relihiyon na to, paano ba ako makatitiyak na kapag ako'y namatay ngayong araw na to, ngayong segundong ito, ako ay papasok sa langit? What is your assurance that I will enter the kingdom of God if I die right now? If I join your religion? What do you get? Wala. Ask all the religious leaders in the world. Ang sagot, walang nakakaalam niyan. Tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Kasi ang religion looks at it as if it's a man's effort na ang tingin nila sa Diyos ay merong weighing scale ang Diyos. Dito tinitimbang lahat ng masama mong ginawa. Dito, tinitimbang lahat ng mabuti mong ginawa. So hopefully, sabi lang, gumawa ka ng maraming mabuti para mas mabigat yung mabuti. Pag tinimbang ka, kung mas mabigat yung marami mong ginawang mabuti, baka sakali pumunta ka sa langit. Baka sakali. Pero walang sigurado dyan. Walang makasiguro. Kasi tinanong ko na yan eh. Wala. Okay? There is no assurance of salvation if you go through all these religious leaders in the world, they offer, wala. This is the good news that we will offer to the people of planet Earth. We can have assurance through Jesus Christ our Lord. Tayo po ay pwedeng magkaroon ng katiyakan na kung tayo ay kukunin ang ating buhay na hiram ngayong araw na to, makakasama ko si Jesus sa paraiso.
katulad ng nangyari sa kriminal na ito. We can be sure, bakit? Kasi ang anak ng Diyos ang garantor. Nakarinig ka na kayo, halimbawa, sabihin ko sa inyo, today, pupunta ka sa langit. Eh kung ako lang nagsabi, huwag na kayo maniwala. Dahil siguradong sinungaling niya. Pero, kung ang nagsabi ay ang anak ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, tinitiyak ko sa iyo, ngayong araw na to, you are in your deathbed, kasama kita sa paraiso. It depends on the integrity of the person or the personality giving the promise. Kung ako lang, o si pastor, o kung sino man ang mangangako, ligtas ka na, huwag po kayo maniwala. Huwag kayo maniwala. Kahit sinong religious, ano yan. Pero pag si Jesus na ang nagsabi, paniwalaan nyo na. Sinabi na niya eh. His word is his bond. Ang Diyos ay hindi sinungaling na tulad ng tao. Ano man ang kanyang sabihin, ito'y kanyang gagawin. At kung siya man ay mangako, ito'y kanyang tutuparin. Numbers 23:19. Okay? So dito po sa maiksing passage na ito, dalawa po ang bagay na pinapahayag. Una, ang kaligtasan o ang pagpasok at paninirahan sa langit kasama ang Diyos ay hindi sa pamamagitan ng mabuting gawa. Tingnan nyo nga yung kriminal. Sabi niyo, may ginawa bang mabuti yung kriminal? Kriminal nga eh. Kaya nga pinaparusahan. Nasaan ang good works? Wala. Sa mata ng tao, kriminal ka. Hindi ka karapat dapat pumasok sa kaharian ng Diyos. In the eyes of man, you are a sinner. We are all sinners. In the eyes of man, none is righteous. Wala. Walang karapat dapat. Ang isang kriminal na walang ginawang mabuti, masama, dapat kang parusahan. Hindi ka dapat pumasok sa langit. Dapat ka sa impyerno. Pangalawa, ang kaligtasan o pagpasok at paninirahan sa langit ay dahil sa biyaya ng Diyos. Naawa sa iyo. We are able to enter into the kingdom of God not because we are good, but because God is good. Mabuti ang Diyos, naawa. Hindi ka pwedeng magmalaki. Lord, ang bait-bait ko. Talaga? Sige, ito yung mga kasalanan ginawa mo. O yan. Huwag mong ipagmalaki yan. Yan. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. It is the grace of God. It is a gift of God. Ito yung regalo. Hindi mo kailangan pagtrabahuhan yan. Ito yung libreng regalong binibigay sa iyo. Ate Jackie, binibigyan kita ng regalo ng buhay na walang hanggan. Tatanggapin mo ba? Ako, yes, of course. Ito po. Kaya lang, nung titignan natin yung passage, merong dalawang elemento po yung kriminal na naligtas. Sa mata ng tao, hindi siya karapat-dapat pumasok sa kaharian ng Diyos. Kung titignan, impyerno yung mga yan. Una, ang unang kriteriya ang nakita natin, may pagsisisi yung kriminal. Bakit? Binanggit sa verse 41, huy, hindi ka ba nahiya? Tayo, karapat-dapat tayong parusahan dahil mga kriminal tayo. We are supposed to suffer the consequence of our sin. Kriminal tayo, dapat lang to. Merong pag-aamin na siya'y makasalanan. Yung isa wala eh. Kung ikaw ang anak ng Diyos, ligtas mo nga kami. Uy, mahiya ka naman. Pare-pareho lang tayong kriminal dito. Dapat lang tayong parusahan. Di ba ganun? If we paraphrase what the criminal has said. There was repentance. There was acknowledgement that there was sin committed. Pangalawa, may pagkilala kay Jesus bilang hari, bilang Panginoon. Lord, remember me when you enter into your kingdom. Kriminal ka, nakapako. Lord, pagkamatay mo, alalahanin mo naman ako pagpasok mo sa iyong kaharian. So there was acknowledgement that this person or being, dahil he is in a manly form, he has a kingdom in heaven.
Yun lang po yung dalawang elemento. Ang tanong, nasaan po yung mabubuting gawa? Wala. Diba? Because eternal life is a gift of God. It is not earned. You don't work for it. You just receive it. God gives it to you. He offers it to you. Nasa sa iyo na yun kung tatanggapin natin o hindi. May katiyakan sapagkat si Jesus mismo nagsabi. Ang dami pong passages sa Bible na sinasabing, there is assurance of eternal life. He who hears my word and believes the one who sent me, you shall have eternal life and you shall not come into condemnation, but you are passed from death unto life. Nandiyan po yun sa John chapter 5, verse 24. Napakaraming pangako na binanggit. Okay? Hindi ko po tinatanggal yung good works. Ang mabuting gawa ay bunga po ng pagiging ligtas, pagiging born again, pag tinanggap mo na yung regalo ng buhay na walang hanggan, automatic yan. Gagawa ka ng mabuti. Kaya lang, kriminal, patay na. Hindi na siya makakagawa. Ligtas pa rin ba siya? Siyempre! Tinanggap niya ang regalo ng Diyos. Yan po. Bilang tagapagligtas. Yan. So ito po, pinapatunayan ng incident na to na ang kaligtasan po ay regalo ng Diyos. Sumali na kayo sa lahat ng relihiyon na sa buong mundo. Ni isa dyan, walang makakapagbibigay ng assurance na pag namatay ka ngayon, araw na to, itong oras na to, papasok ka sa langit. Zero. Only Jesus can guarantee that one will have eternal life. As He said in His Word, today, you will be with me in paradise. If God said it, that settles it. Yun po. Maraming salamat po. Dito po nagtatapos ang pangalawang salita ng Diyos. Salamat po.